Welcome back again to another video, and then I want to share with you another financial, yeah, alam nyo na, di ba? Tayong mga OFW, laging financial ang ating pag-usapan, or even the personal development, kailangan pa rin natin pag-usapan yan kasi mahalaga po sa ating mga OFW. Yan, tanda nyo guys, kaya saludo ako sa inyo, kapwa kong mga ka-OFW. Kahit saan man sulok ng mundo, saludo po talaga ako sa inyo. So yun guys, mayroon akong share sa inyo tungkol sa passive income. Paano natin ma-overcome ang pera natin sa kadahilanan na ganito ang sitwasyon natin sa buong mundo po yan guys, sa buong mundo. Kaya gusto kong i-share itong topic na to tungkol sa passive income. Why passive income? More on passive income po tayo, hindi po tayo sa multiple income. Yun po yun guys, magkaiba po yung passive income at saka multiple income. So yun guys, gusto ko pong i-share sa inyo at gusto ko pong yung mga aking natutunan sa aking pagbabasa, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung ibig sabihin ng passive income. Para po yung pera natin hindi siya maano sa syempre, diba, sa mga pagtaas ng bilihin, paano natin mapoprotektahan ang ating pera sa inflation. So yun guys, pero ang pag-usap po natin is about the passive income. Bakit passive income is the most important than the multiple income? Alam po natin yung multiple income is which is marami kang gagawin, marami kang trabaho na dapat mong gawin para magkaroon ka ng maraming income. Hindi lang po siya triple, ganon. Pero ang multiple income is tinatawag na tinatrabaho mo may oras. Kumbaga, eto, nagsimula ka ng 6 o'clock in the morning until 4 o'clock in the afternoon, mag-work ka, is sa company. Pero yung ano na yun is yung sahod mo is hanggang doon lang, 6 to 4. Tapos meron ka pang isang work na pupuntahan, 5 or let's say 2 hours or 3 hours, ganon. 5 to 8, 5 to 9, mga ganon, may 4 hours. Tapos meron ka pa sa gabi, o diba? Parang ganon po yung gusto kong i-share sa inyo yung bakit tinawag na multiple, kahit doble yan, basta multiple po siya na income. Pero hanggang dun lang siya sa mga oras, hanggang dun lang po siya. Kasi may oras po siya pag multiple. Pero pag passive income, ito po yung the best sa lahat. Pag passive income po yan, hindi po natin mamalayan. Tumatanggap tayo ng pera na hindi natin siya pinagtatrabahoan. Although may trabaho na tayo, may trabaho tayo. Tapos, yung kinikita natin is kumikita pa rin. Dahil sa income natin. So meaning, ang passive income is kumikilos siya nang hindi mo in-expect, na hindi mo pinagtatrabahuhan ng oras. Hindi mo siya pinagtatrabahuhan ng oras. Kasi passive po yan eh. Tulad ng alin. Magbibigay ako ng example ng passive income. Katulad yan, may paupahan ka na kondo. Yan po ay isang asset po yan, pero kaya tinawag siya na passive income kasi hindi mo siya namamalayan, hindi mo siya pinagtatrabuhan. Dumarating lang yung income sa'yo kasi hindi mo siya pinagtatrabuhan, hinahayaan mo lang siya na nandyan. So yun po yan, yung income na hindi mo siya tinatrabaho. Kumbaga, hindi mo siya tinatrabaho kaya tinawag na passive income. Kaya mas maganda pakinggan yung passive income. So yun guys, although kahit na may multiple kang income, pero may oras po yan. Sobrang pagod na yung katawan mo, sobrang pagod ka na, ang dami mo ng oras na ginugol, pero hanggang dun pa rin. May oras yung pinagtrabaho mo. Kumari, 6 to 4, ayan, kumita ka ng 6 to 4, kung minimum yung sahod mo is 500 o 600, much
Tapos meron ka pang isang pang trabaho ulit. So yun ang ibig sabihin ng multiple income. Pero much better ang passive income kaysa sa multiple income. So yun ang pagkakaiba po yun, guys. Yung passive income is hindi po natin siya pinatrabaho kasi po pusa po siyang lumalapit yung income sa atin na hindi natin siya pinagtatrabahuan. Katulad nga sinabi ko kanina, ang passive income is nandyan lang yan. Kumikilos yan. Buwan-buwan yan, may nakukuha ka. Mabilisan yan. Kaya po yung mga mayayaman na yan, marami po yan assets. Kasi po yan po yung dumadaloy sa kanila. Kahit hindi nila pinagtatrabahuan, sa oras-oras hindi nila binabantayan. Kasi nga po, passive income yan, kumikita na yan eh. Kumikita na, hindi mo na may namamalayan, may pumapasok sa iyong pera. So yun po yung isang the best ang passive income. Katulad ng sasakyan na yan, pumapasada yung sasakyan mo. Isa po yan sa assets na tinatawag. Pumapasok yan, hindi mo namamalayan kung magkano yung pumapasok sa iyo. Yung bahay na yan, let's say may condo na pinagpapauba ka ng condo, buwan-buwan kumikita rin yan, na hindi mo pinagtatrabahuhan. Pinaano mo yung tricycle o pinaano mo yung jeep, may pinaupahan kang ganito. So yung income na yun is hindi mo siya ginagawa. Let's say na lang sa mga example ko na hindi mo yung ginagawa, pero yung multiple income, tinatrabaho mo yan eh. Tinatrabaho mo yan ng ilang oras. Kasi nga, nandyan, may amo ka dyan. O, diba? Kung sa 6 to 4 na kinikita mo is hanggang dun lang. Unlike sa passive income, kahit na hindi ka kumilos, basta nandyan yung passive income, nandyan yung mga asset mo, may pumapasok pa rin sa'yo na hindi mo siya kinikilos, hindi mo siya tinatrabaho. Yan po yung passive income na tinatawag. Kasi nga, hindi ka nagtatrabaho dun eh. Kumbaga, ako na empleyado, tapos meron akong assets. Ayan guys, may pumapasok pa rin sa akin. Hindi lang sa tinatrabaho ko, kumbaga, may kumikita pa para sa akin na tuloy-tuloy na hindi ko namamalayan. Kumbaga, kahit isang araw lang ako magtrabaho, o 8 oras lang ang trabaho ko, pero mayroon pa rin pumapasok sa akin, yun na tinatawag na passive income. Kasi nga, marami kang assets. Unlike ng multiple income, tinatrabaho po yan eh. Tinatrabaho po yan. Sobrang hirap na yung katawan mo. 6 to 4, tapos may 5 to 9 ka pa, or tapos mayroon ka pang susunod. O diba? At kailangan mo pa rin magising na maaga para magtrabaho, para magkaroon ka ng income. Diba? Kasi nga, kailangan mong kumita dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan mong kumita ng ganito. Kasi hindi sapat eh. Hindi sapat. Dahil natatamaan tayo ng inflation. Diba? Paano natin yun na yung sinasabi ko sa inyo guys eh. Paano ma-outcome yung paano natin mapoprotektahan yung pera natin sa inflation na yan. Kasi nga guys, hindi natin siya makokontrol. Hindi natin makokontrol yung pagtaas. Katulad yan, 20 years. 20 years na yan guys na biglang taas. Sobrang biglang taas. Kung may isang milyon ka dyan, wala. Yung isang milyon mo na yun, magkano lang yung kita mo yan dyan sa banko. Unlike doon sa passive income na yun, kumikita siya. Gumagana siya. Tumataas din yung rate niya. Kung nakapag-stock ka sa stock market, ayan guys, hindi siya natatamaan ng inflation kasi nandyan siya eh. Kung nandyan ka na, meron ka nang nabili sa stock market, yung mababang presyo na nakuha mo doon, hindi siya maapektuhan ng inflation. Yun guys, kaya kailangan natin protektahan ang ating kinikita, yung ating pera sa banko, yung pera natin dyan na nakatabi, kailangan natin protektahan sa inflation. Kasi nga, hindi natin namamalayan na yung isang milyon mo, magkano na lang yan ngayon. Magkano na lang yan. Unlike na ipinasok mo yan sa assets mo yan, pinasok mo yan sa assets mo, kaya yan, may pumapasok na income. Kaya yun po yung tinatawag na passive income. Hindi mo siya namamalayan, hindi mo ramdam yung pagod.
unlike kahit na magtrabaho ka na magtrabaho, yung multiple income mo na yan, parang baliwala. Kasi nga, nandyan na yan eh, may oras ka dyan eh. Hindi ka naman robot. Eh, kahit kayong robot, pag wala ng battery, wala na yan eh, di ba? Hindi na yan gumagana. Kung hindi, papalitan mo na lang ulit ng panibagong battery. Kasi hindi na yan gagana. Kasi nga, bagsak na yung katawan. Eh, tayo pa kaya na tao, di ba? Ang hirap nun. Tayong mga tao, syempre, may oras din yung pahinga natin. O, di ba? 8 hours yung ating, 8 hours yung ating pagtulog. Tapos, yung 16 hours, yun yung mahirap doon eh, di ba? Kaya pa ba ng katawan? Di ba? Kaya pa ba ng katawan? Kaya mas protektahan po natin yung ating pera sa inflation. Kaya yun po yung sinasuggest ko, yun po yung sinishare ko na paano mapoprotektahan yung pera mo sa inflation na yan. Kasi nga, yun yung sinasabi ko guys eh, yung sa passive, mas maganda ang passive kaysa sa multiple income. Yan po yung gusto kong i-share sa inyo guys. Kung meron kayong pera dyan, ilagay nyo yan sa ibili nyo yan ng assets nyo at kumikita po yan nang hindi nyo pinaghihirapan. Although nandyan na yan eh. Kailangan mo lang tandaan na mag-ingat, kailangan mong tandaan yung mga scam kung saan mo ilalagay yung pera na yan. Kasi nga, syempre yung pera, kung ipinasok mo sa isang negosyo, lahat naman yan may risk. Lahat yan may risk. Lahat ng pera, lahat ng negosyong papasukin mo, una, pangalawa, pangatlo, hanggang up, hanggang makailan ka ng negosyo dyan, may risk pa rin yan. May risk. Katulad ng pinasok kong negosyo, may risk pa din yun. Kasi nakaka 1 year pa lang din ako sa aking negosyo. So, may risk pa din yun. Hindi pa rin ako nag-ano ng doob ko na okay, lumalago na siya, di ba? Lumalago na siya. Pero dahil sa pinasok ko sa aking negosyo ng aking business, umiikot siya. Umiikot siya, guys. Na hindi ko na mawalan, hindi ko siya pinagtatrabahuan kasi nga andun lang siya, kumikita yung pen sa isang tabi na kumikita. Binili mo ng stocks kaya yan, kumikita, ikaw na lang yung kumikita. Kaso nga lang may risk po yan. Although kahit na may multiple income ka diyan, mahirap pa din kasi oras po yung binabayar niya sa'yo. Kasi nga, nakapasok ka sa isang kumpanya. Kasi nga, hanggang dun ka lang, may limit yung oras mo. Hindi mo kayang 24 hours na magtatrabaho para mayroon kang masustain mo yung katulad ng passive income. Hindi po yun, guys. So yun, guys, kung natutunan niyo yung aking video, kung naipasok niyo sa inyong sarili at na naliwanagan kayo kung ano yung passive income o anong mas maganda, passive income or multiple income. So yun guys, much better pag may passive income kayo, mas madali yung makuha yung gusto nyong income, o diba? Mas lalago po tayo nyan. Pero ingat-ingat lang guys, kasi maraming scammer dyan. See lang guys, at kung bago lang kayo sa aking video, mag-subscribe na at huwag nyo din kakalimutang pinutin ang notification bell. Palagi kayong ma-notify sa aking mga videos. So yun guys, this is Mars TV Vlog. Ang nagsasabing saludo ako, mga ka-OFW ko. So yun lang guys, salamat!